Hello guys! Sa today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nililinisan ang basement ng amo ko. So, bali, punta muna tayo dito sa elevator para pumunta tayo sa basement nila. May elevator tong bahay nila guys. Mayaman sila eh. Sana all, di ba? So, bali, nandito na tayo sa basement, guys. Itong part na to, dito nakalagay yung mga panlinis namin. Dito din nakalagay yung mga ibang maleta na hindi na ginagamit. Tapos, ito yung trolley ko, guys. Ito yung mga ginagamit ko pag nagbilinis na ako. So, bali dito naman guys, dito nagdadasal yung mga amo namin tuwing Ramadan. Kaso dahil hindi Ramadan, empty lang dito, walang pumupunta. So, bali nag-set din ng mini office dito yung anak ng amo namin. Kaso hindi pa din nagagamit hanggang ngayon. So, bali, ang una kong gagawin is kunin tong walis. Tapos habang nagwawalis ako, ipapakita ko sa inyo itong part ng basement kung saan ito yung pinakamaluwag. Alam nyo ba guys na walang gumagamit dito? So sobrang tagal ko na dito as in walang gumagamit. Siguro bilang lang sa kamay. Tignan nyo nga naman, nakakatakot no? Nakakatakot talaga guys pag mag-isa ka kasi wala kang kasama eh, ikaw lang. Tapos ang tahimik pa, kaya ang ginagawa ko, nagpapamusic ako. So, itong part naman na to guys is dito sila nanonood. Tapos, naglalagay sila ng projector. Nilalagay nila dito sa white wall na to. Alam nyo ba guys na sobrang tagal na nung last nanonood sila dito. As in, grabe talaga. As in, sayang lang. Dami pa namang upuan. Oops, nakakita ko ng ipis. Isang ipis. Buti pa tong ipis, sinasamahan ako eh. Charot. So, bale, nandito na tayo dun sa mga nakatambag na sala set nila guys. Oh, sayang lang, 'di ba? Nakatambag lang 'yan, guys. Oops, naka-plastic pa. So bali dito din kami nag-stay pag meron kami mga occasion. Yung mga occasion ng mga kadama like Christmas party, New Year party, o di kaya pag-Eid. Dito kami nag-stay, guys. So, bali, nandito na tayo sa may bodega, guys. So, bali, dito nakalagay yung mga gamit na hindi ginagamit. Alam niyo yung isang wheelchair na yan. Tapos, itong dalawa pa dito. Electric wheelchair yan, guys. Automatic. Hindi mo na kailangan ng taga-tulak, guys. Pero, nakatambak lang yan. Grabe, no? Sayang. Mahal pa naman yan, guys. Tapos, yan, no? Yung crib. Yung crib ng mga bata. Yung mga kama. Yung mga kama na hindi ginagamit. Ewan ko ba, ba't namimili ng ganyan? Hindi naman ginagamit. Tapos ito pa guys ah. Itong ice creaman guys. Nandito lang sa baba. Bale, meron pang isa sa taas. So bale, yung nasa taas is bago. Bale, old na lang to. Tapos ito din guys. Pang ice cream din yan. Pero wala lang, nakatambag lang yan. Tapos itong mga ibang gamit na nakatambag lang din. Ay nako, amo talaga namin eh. Iba talaga pag mayaman guys, no? Sana all, no? Charot. Dahil wala namang bumababa dito, gumagamit dito sa basement guys, siguro twice or thrice a month ko lang siya nililinisan. Depende pa yun sa mood ko guys. Dahil meron akong mood ngayon, ayun, naglilinis tuloy ako. So, hi guys! Tapos, ito naman yung banyo nila guys. Dahil sa sobrang tagal na guys, ayan o, nasira na nga lang sa kakalinis ko, kakaano ko ng tubig. Sayang naman, hindi pa nga nagamit talaga ng gusto. Dahil tapos na ako magwalis guys, kinuha ko na tong trolley ng panlinis ko. Kasi, magsisimula na akong magmap ng sahig. So, bali, pumasok muna ako dito ulit sa may banyo para malagyan ng tubig yung balde. Dito kasi ako kumukuha ng tubig, guys. Oo nga pala, guys. Nakalimutan ko sinabi sa inyo sa intro na sa tuwing naglilinis ako, gumagamit ako ng gloves. Kailangan ko kasing alagaan tong kamay ko, guys, kahit ganito yung trabaho ko. At saka, pag gumagamit ako ng sabon, bale, itong klase ng gloves ang ginagamit ko kasi makapal siya. Matatapang kasi yung mga sabon dito, guys, kaya kailangan talaga mag-gloves. So, bali, ang ginagawa ko na ngayon is pinupuno yung balde ng tubig.
Dahil puno na tong balde, lalagyan ko na ito ng floor disinfectant. Bali, antibacterial ito guys, saka mabango, kaya ito yung ginagamit ko imbes na sabon. Nandito na nga pala ako dito sa may dasalan guys. Kinuha ko tong glass cleaner at saka tong pamunas ko guys para mapunasan yung mga mesa saka yung mga upuan. Medyo matagal-tagal na din kasi guys nung naglinis ako dito, kaya kailangan kong punasan tong mga mesa saka upuan. At saka bira lang kasi ako maglinis dito guys, kaya nagkaroon na din kasi ng konting alikabog. Kaya pinunasan ko na lang muna pati rin dito. Tapos pagkatapos ko dito magpunas, magmamap na din ako guys. Ito yung ginagamit ko pang map guys, oh. Madali lang, hindi ko na kailangang pigain sa kamay. So bale, habang nagmamap ako guys, magkukwento muna ako sa inyo ng konti. Kasi hindi ko naman alam kung ano ang i-voice over ko dito sa pagmamap ko na to. Alam nyo ba guys na 23 years old lang ako nung una akong dumating dito sa bahay ng amo ko. So bali ngayon 33 na. So ibig sabihin, magsasampung taon na ako sa kanila. Dito na ako tumagal guys kasi nga mabait naman yung amo ko. Hindi sila nananakit, hindi sila madamot sa pagkain. Pwede mong lutuin yung gusto mong lutuin. Pwede mo rin kainin yung gusto mong kainin. Kaya siguro dito ako tumaba sa kanila guys. Kasi dati payato talaga ako nung unang dating ko dito. Tapos ngayon pinaproblema ko kung paano pumuyat. Charot, hindi guys. Actually kaya siguro ako nagtagal dito guys. Dahil mabait sila. Tapos hindi pa sila maarte guys. Hindi sila maselan. Dito kasi guys, pag natapos mo na yung trabaho mo at nagawa mo yung utos nila, okay na sa kanila yun guys. Pwede ka nang umaupo at manood ng k-drama. Wala na silang pakialam guys. Yun yung kagandahan minsan dito guys. Tapos minsan, pag meron yung mga may malakihang party, nagbibigay din sila ng hadiah. Hadiah means regalo. I mean yung nagbibigay sila ng pera minsan. Pampalubag loob ba? Kaya siguro dito na rin ako nagtagal guys at hindi na ako naghanap ng iba pang amo. Kasi syempre minsan nakakatakot, baka mapunta tayo sa masamang amo, ba diba? Yung nananakit. Kaya okay na din ako dito guys, blessed na din ako kahit papaano kasi sila yung naging amo ko. So hanggang yun na lang muna yung kwento ko guys, tapos na din naman ako sa pagmamabeo. Ayan o, nag-design na nga ako. So nandito na ulit ako sa may banyo para itapon tong tubig na ginamit ko sa pagmamap. Hindi ko kasi siya pwedeng hayaan guys kasi nga mamamaho. Tapos kinuha ko na din tong pamunas para pumunasan itong part na to. So bali itong part lang na to ang pupunasan ko guys kasi malinis naman. Hindi naman dito ginagamit. Pagkatapos kong punasan dito, lalabhan ko na tong basahan. Ayaw ko kasing ibalik ito sa may trolley ko na marumi guys, kaya kailangan ko talaga tong labahan. So bali, kinuha ko na tong gloves guys para suotin kasi nga gagamit ako ng sabon. Diba nga sabi ko matapang yung sabon guys, kaya kailangan ko talaga mag gloves. Tapos kukusutin ko pa tong basahan, so kailangan ko talaga mag gloves guys para maalagaan yung kamay ko, diba? Pagkatapos kong labahan yung basahan guys, binabasa ko naman na itong sahig nitong banyo para ma-wiper ko ito. So bali, ito yung huli kong ginagawa pag naglilinis dito sa basement guys. Pagkatapos ko dito, ibig sabihin, tapos na ako guys. Diba? Ganun lang kadali yung paglilinis dito guys. Walang kahassle-hassle. Kasi nga, hindi naman nila tinitignan kung paano mo ito linisan. Basta linisan mo lang siya, okay na yun guys. So, ayan guys, sa wakas, natapos din ako sa paglilinis. Ganun lang yung paglilinis guys. Dapat madiskarte ka, saka dapat marunong ka. Para sa ganun, hindi ka masyadong mahirapan. Ganun lang yun guys. So, bali, palabas na ako. Papunta na ako ng elevator. Tapos, pinatay ko din muna yung mga ilaw bago ko sinaratong pinto. So, ayan guys. Yan na yun guys. Salamat sa panonood.